Mga lokal na bawang magbibili na sa mga pamilihan sa Region 1 pero mataas na presyo nito. Iniinda ng mga mamimili. May ulat si Russell Simorio. Matapos ang ilang buwang shortage sa lokal na bawang, ngayon lang muling nakakuha ng supply ng bawang ang tenderang si Yuli. Suki ni Aling Yuli ang mga gumagawa ng longganisa. Mas masarap daw kasi ang longganisa kung sinangkapan ng lokal na bawang. Ilan lang piraso ay ano kilo ang nakukuha namin. Saka mataas kasi kaya hindi kami kumukuha din ng madami. Ayon sa Department of Agriculture, maraming garlic farmers sa Rayon 1, partikular sa Ilocos Norte, ang nakapag-harvest na ng bawang. Umabot sa 4 metric tons ng native garlic ang naani sa 20 ektaryang taniman ni Lamang Ruel sa bayan ng Bakara. Pero kung tutuusin, kaunti pa raw ito. Awa ng Diyos, sir, maganda rin naman yung mga harvest na ng February at March. Nung January, medyo maliliit kasi naabutan ng ulan. Pero yung natanim ng November at December, sir, yung harvest ng February-March, yun, maganda. Nasa halos 4,000 metric tons ng bawang ang inaasahang maani sa rehiyon hanggang Abril ayon sa DA. May pinakamaraming area na planted sa garlic is Ilocos Norte. They have 1,296 hectare na area planted sa garlic. Pero iniinda ng mga consumer ang mataas na presyo ng native na bawang na nasa 300 hanggang 340 pesos ang kada kilo. Malaki ang diferensya sa presyo ng imported garlic na nasa 80 pesos per kilo. Sarap yung native. Pero mas mahal kaysa ano kaysa sa local, kaya ito na lang yung ano, kaya ito na lang yung mas mura imported. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.